once na yun may headlight, yan, stable naman siya kapag naka-idling lang. Ayan, yung talsik. Stable naman. Ang problema lang, kapag nag-signal light yan, ha? So, ayan. Nagsisignal light na rin yung headlight. Nagpa-fluctuate na yung headlight. Honda Dash, ang problema nito, nagbibiling yung kanyang headlight once na gumagamit ka ng signal light. So, na full wave ko na to. Ngayon, ang problema, malakas na nga yung charging niya, yung kanyang headlight naman ay mali ang pagkaka-battery operated. So, kahit na gano'ng kalakas ang charging mo, kung mali ang pagkaka-battery operated ng iyong motor o yun ang iyong headlight, magbibiling pa rin kasi sa full wave, ang pinalalakas lang ay yung charging system mo. So, ito siya. Explain ko sa inyo kung bakit nagbibling to. So, once na yun may headlight, yan, stable naman siya kapag naka-idling lang. Ayan, talsik. Stable naman. Ang problema lang, kapag nag-signal light yan, ha? So, ayan. Nagsisignal light na rin yung headlight. Nagpa-fluctuate na yung headlight. Ang dahilan yan, nag-aagawan ni sila sa source ng ground tsaka sa source ng positive. Kaya ang gagawin natin dyan, ihiwalay na natin yung headlight doon sa stock harness niya. So, papakita natin sa inyo yung finished product nito kapag naayos na natin. Ma-fluctuate na yung tama ng ilaw. So, tapos yung busina niya, ngunguna, mahina na. So, maaaring palitin na yung busina nito. So, yun ang gagawin natin. Aalisin natin yung blink ng kanyang headlight. Tatama natin sa pagkaka-battery operated. Ito kasi yung mga nakasanayan natin na pagba-battery operated. So, ang ginagawa natin, kinakat natin yung source dito ng headlight sa high and low switch niya. So, ayan, nakita nyo, kinat yan. Tapos, dinugtungan ng wire, nilagay nila sa switch. Ayan. To switch. Nilagay nila yung isang terminal sa switch. Tapos, yung isa naman terminal ng switch para magkaroon ng power yung pinutol nilang dilaw dito. Or yung source ng headlight, kinuha lang nila sa, ayan, sa positive papunta sa kanyang brake light, ayan, yung kulay black. So, ang sistema niyan, syempre, yung wire na to, magkakasama kasi sila yan. Yung lahat ng positive na yan, magkakasama yan sa maliit lang na wire na nakakabit dito sa loob ng harness. Nakakonek sa socket. Tapos yung ground niya, yung ground ng headlight, no, sa pinaka-headlight, ito, yung ground niya, ay sama-sama rin silang ground dito rin sa loob ng harness na to, kaya nagkakaroon na ng agawan. So yun, ang gagawin natin, ibabalik natin to sa tamang pagkaka-battery operated. So aalisin natin yung connection dito, idadirect natin yan sa battery na padadaanin natin sa relay. Tapos yung ground dito, yung ground ng headlight, ikakat natin, tapos ilalagay natin sa body ground. Pero, syempre, bago natin ilagay sa body ground, lalagyan rin natin ng supply or additional body ground yung kanyang chassis ng motor galing sa battery. So, yun ang gagawin natin dyan, mga kapatid. So, ayan ang pagbabattery operated na sinauna. No? Yung ganyang klase lang. Mabilisan lang kasi yan. So, ito yung gagamitin natin na relay para sa kanyang headlight. So, available to sa Shopee account ko, mga ka-workshop. Kung gusto nyo lang makabail ng galitong relay, so, bisitahin nyo lang yung aking Shopee account, mga ka-workshop. So, ayan ang gagawin natin. So, apat na wire siya. Yung kulay red para sa battery. Yung kulay green para naman sa ground. Yung kulay black para siya sa trigger ng relay. At yung kulay orange siya na may output. So, ito yung ilalagay natin para mawala yung blink ng headlight ni sir. So, ayan. So, ito na yung wire papunggaling sa battery. So, ilalagay na lang natin ito sa red. Tapos, nag-body ground na ako. Ito, additional body ground. Ayan, dito natin kinabit. So, body ground na lang tayo. So, body ground rin to. Tapos, itong kulay black, ilalagay natin siya dito. Yan. So, kabit na natin ito. Kakabit ko lang, mga ka-workshop. So, after ng isang oras mahigit, kulang-kulang dalawang oras pa lang, mga ka-workshop, okay na yung kanyang headlight na gawa na natin ng resolve yun. Nagbiblink ng headlight ni sir kapag nagsisignal light. So, ayan. So, pag inon natin, so, ayan. Kanina, pag inon, okay lang naman, stable. O, ganun pa rin siya. Kaya lang, pag nagsignal light kanina, nagbiblink. So, ngayon, pag nagsignal light, ayan. So, makikita nyo, stable na yung ilaw ng kanyang headlight. Wala nang blink.
Kahit naka signal light. Tapos yung busina niya kanina walang tunog, ngayon pinalitan na natin. Okay na. Wala rin din. So, yun ang kagandahan ng tamang pagbabattery operated sa ating mga motor, lalong-lalo na kung medyo luma na or matagal na yung ating motor, kasi yung stock wire ng ating harness nagiging nagkaka-corrosion na o nasusunog na, kaya ganon, nagkakaroon ng problema sa ating mga ilaw. Kaya meron naman solusyon doon, yun nga. Kung gusto nyo magawa ng paraan yun, dayuhin nyo lang ako dito sa akin shop, mga ka-workshop. So, ayan si sir. No, sir, no? Punta lang kayo dito, guys. Ayos. Shoutout sa'yo, sir. So, eto mga ka-workshop yung diagram niya, no? Bago ko nga pala ipaliwanag sa inyo yung diagram, gusto ko lang sabihin sa inyo na available yung kit nito. No, yung buong kit niya kung paano i-battery operated yung inyong motor or bag para mawala yung blink ng inyong motor, available to sa aking Shopee account. Yung makikita nyo dito, magpa-plus sa screen yung aking Shopee account. So, mabibili nyo yung kit ng proper battery operated ng inyong headlight. So, yung mga ka-workshop. No, ito battery, additional switch para sa inyong headlight. Tapos, ito yung inyong headlight switch, yung high and low. Headlight nyo, ito yung ating power relay, ignition switch, fuse. So yung mga ka-workshop, yung inyong headlight switch o yung sa may high end nyo, makikita nyo dyan may tatlong wire. Kulay yellow, kulay blue, tsaka kulay white. So yung kulay yellow ang inyong hahanapin, mga ka-workshop. So yung yellow wire na yan, papunta yan sa inyong socket. So, ang gagawin dyan, ikakat nyo. Cut nyo siya, iiwan nyo yung papunta sa inyong harness. Ang kukunin nyo, yung papunta sa inyong switch. So, pag kinat nyo, yung papunta sa switch na pinutol nyo, lalagyan siya ng additional wire. So, yung additional wire na yan, ilalagay nyo naman siya dito sa number 87 ng inyong relay. Tapos, sunod naman yan, ay yung inyong ground ng inyong headlight. No? So kulay yellow, kulay blue, tsaka kulay white, kulay green. So yung kulay green na papunta sa harness, ikakat nyo rin siya. So pag kinat nyo, etong kulay green na papunta sa inyong headlight, lalagyan nyo ng wire. Tapos ilalagay nyo siya sa body ground. Yan. Para yung body ground, doon na siya kukuha ng negative ang inyong headlight. Tapos niyan, yung pinutol nyo naman na karuktang ng kulay green na papunta naman sa may harness na negative source, lalagyan nyo siya ng wire, ilalagay nyo naman siya sa number 85 ng ating power relay. So, 87 tsaka 85 meron ng source. So, yung number 30 naman ng ating relay o yung ng ating power relay, lalagyan nyo siya ng wire, tapos ilalagay nyo siya ng fuse. Nakalagay naman siya sa direkta sa ating positive ng battery. Yan. Tapos mula naman sa negative ng battery nyo, additional ka ulit ng wire. Ayan, ilalagay mo naman siya sa body ground. So bakit tayo naglagay ng additional body ground? Para mas malapit ang pagkukunan ng ground o body ground ng ating headlight. So huwag nyo silang pagsasamahin. Kailangan sa chassis siya nakakabit at sa chassis din nakakabit yung inyong ground ng inyong headlight at yung ground na in additional nyo mula sa battery. So chassis lang siya nakakabit. Ulitin ko, sa chassis, at huwag nyo siyang pagsasamahin. So yung number 86 naman, no, dito yan sa additional switch nyo para mayroon on off ang inyong relay at ganoon din ang inyong headlight. So yung inyong additional switch, on off switch, no, ang kanyang isang line ay papunta sa accessory line. So, doon sa may susian nyo, yung kulay black kung Honda, kulay brown naman kung Yamaha, at kulay orange kung Suzuki, no? So, ayan, sa accessory wire. Yan yung linya na nagkakapower kapag nakaon ng inyong susi. Tapos, yung isa nyang wire, additional, siya naman yung nasa number 86. So, once na i-on mo ang inyong additional switch sa inyong headlight, saka lang gagana ang inyong power relay para supplyan ang ating headlight
switch. So, pag ilan mo to, automatic magkaka-power yung power relay, magbabato ng kuryente sa 87, at yung 87, ibabato niya yung kuryente dito sa ating on-off switch, at iilaw ang inyong low ng headlight. Pag inan mo naman yung high, iilaw yung high. So, ganun lang kadali. Ngayon, yung kit naman na mabibili nyo sa aking Shopee account, yung kulay red na wire, siya yung papunta dito sa battery. So, ano siya, color code siya, kaya hindi ka na malilito. At mayroon na rin siyang kasamang diagram para mas madali mong ma-install sa iyong motor o mas madali mong ma-apply sa motor mo yung pag-i-install ng proper battery operated ng inyong headlight. So, iwanan na natin yung nakagawian natin na battery operated na sinauna. So, mas maganda to, unang-una, magiging stable at hindi kukurap ang inyong headlight. No, kahit na marami nakakabit, hindi siya kukurap mga ka-worship. Kahit na mag-signal light ka, tulad ng napanood nyo sa video, once na nag-signal light, nagkakaroon ng blink yung kanyang headlight. So, para maiwasan yun, ganito ang gawin nyo. Kahit anong motor mga ka-worship, pwedeng-pwede to. So, kung may mga katanungan kayo, kapag nakabili kayo ng ating kit, no? Battery kit sa akin, battery operated kit sa akin Shopee account. So, pwede kayo magtanong kung paano i-wiring sa inyong motor. So, sasagutin natin kayo. Punta lang kayo sa aking FB page, Jolo Moto, kung may katanungan kayo, pag nakabili kayo ng kit pang battery drive ng inyong headlight. So, yung mga ka-workshop, binili na kayo sa aking Shopee account at ituturo natin sa inyo kung paano to install sa inyong motor. No? So, yun, right ship sa atin lahat at sana meron ako sa inyo na ibahagi kung paano masolusyonan yung problema na ganito sa ating motor, yung nagbiblink ang headlight kapag nagsisignal light or kapag nagbubusina. So, yan ang kasagutan sa ating problema sa ganun. So, right ship sa atin and God bless mga ka-worship.